Ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin maya-maya yung tungkol sa freedom of religion. May karapatan ba tayong maniwala at hindi maniwala sa Panginoon? Yun ang pag-uusapan po natin maya-maya. Promise. Good day po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Ang pag-uusapan po natin ngayon, yung tinatawag na freedom of religion. Yung freedom of religion, nakasaad po yan sa ating salikang batas. Sabi po natin sa salikang batas, no law shall be passed respecting the freedom of religion, respecting the religion, or prohibiting the free exercise thereof. Ibig sabihin, dapat walang batas na magrespeto sa relihiyon o magbawal sa pag-exercise ng relihiyon ng bawat tao dito sa Pilipinas. This is based on the concept of separation of church and state. Ano bang ibig sabihin ng separation of church and state? Ibig sabihin, ano yung kay Cesar, kay Cesar. Ano yung kay Panginoon, kay Panginoon. Ibig sabihin, dapat hindi pwede silang magpakialaman sa church office, bawal makialam ang government. Ang government din, bawal makialam sa church office. Parang ganun lang. But may exception po tayo dyan, yung tinatawag na benevolent neutrality. Ang ibig sabihin ng benevolent neutrality, yung government natin or yung state natin, ni-recognize po ang role ng religion sa lahat po ng batas natin, yung culture natin, yung nation development. That's why, kung titingnan po natin, may mga fiesta po tayo. So, ibig sabihin, ni-recognize po ng ating government yung excess, yung mga religion po natin. Especially, yung may yung Muslim Day, may mga holiday dito. Yung sa Iglesia ni Cristo, may mga holiday about yung mga special events po nila. Ibig sabihin, ni-recognize din ng batas ang religion. Okay, ni-recognize ng government ang religion, ang role ng religion sa national development, yung nation development or country development. But ang tanong dito, ano bang tinatawag na freedom of religion? Yung freedom of religion, dalawang klase po yan. Una, right to believe. Yung right to believe of one's God includes right not to believe of any God. Ibig sabihin, karapatan mo na maniwala kung sino yung Panginoon mo, may karapatan ka din na hindi maniwala kung sino ang Panginoon mo. May karapatan ka kung sinong gusto mong sambahin. Yun ang sabi ng batas. Ibig sabihin, walang pakialaman. Ang government natin, yung state natin, hindi makialam kung sino ang Diyos mo. Kasi sabi ng batas, may karapatan kang maniwala ng Diyos, may karapatan kang sambahin kung sino ang Diyos mo, may karapatan ka din na hindi maniwala sa Diyos. Kasi ang sabi ng batas, you believe, basta once thought lang, nasa isip mo lang yung paniniwala mo sa iyong Panginoon, karapatan mo yan. But, papasok na ang estado pag if you act on of your belief, kung ginawa mo ng action yung paniniwala mo, pwede na yan i-regulate ng ating government, ng ating batas, lalo na pag naka-epekto yan sa ibang tao, lalo na pag naka-epekto yan sa peace and order, lalo na pag naka-epekto yan sa sitwasyon o buhay ng bawat Pilipino, yan pwede nang pakialam ang government po natin. Like for example, kung naniniwala ka na dapat mong ibigay yung buhay ng isang tao sa iyong Panginoon, patayin mo siya para ihalad mo, para i-offer mo yung buhay ng isang tao, yan, pwede na. Pwede ka maging liable ng murder. Pwede ka maging liable ng homicide. Because, pwede ka maniwala kung sino ang Panginoon mo, but pag yung inaction mo na yung paniniwala mo, if you act of your own belief of God, yan, pwede nang i-regulate yan ng ating government, ng ating batas. So, balikin ko po, may karapatan kang maniwala kung sino yung Panginoon mo, may karapatan kang maniwala kung sino ang Panginoon mo, may karapatan ka ding
maniwala na wala kang Panginoon. May karapatan kang hindi maniwala kung sino ang Panginoon mo. May karapatan kang maniwala na ikaw mismo ang Panginoon mo o yung aso mo ang Panginoon mo. Yan ang karapatan mo. Sabi po ng batas. Hindi po makikialam ang government sa'yo. Makikialam lang ang government sa'yo pag yung paniniwala mo sa iyong Panginoon, ginawa mo into action. Ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. By the way, please subscribe po my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and the YouTube page po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLaw. Please call me landline within Metro Manila, 209-6203. I repeat po, landline within Metro Manila for free legal advice, 209-6203. Or mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Thank you po.